Mga kapuso, kalunos-lunos na sitwasyon ang dinatna ng mga estudyante sa Marawi. Yung mga nagbalik eskwela kanina. Pati kasi yung pangsamantala, yung tinatawag na temporary learning school na itinayo para sa kanila, tinirhan na ng mga evacuee o mga nagsilikas doon sa naganap na bakbakan doon. Ang ilang mga guro, hindi rin agad dumating. Nakatutok doon live sa Marawi si Marisol Abdurrahman. Marisol. May kalbaryo agad ang sumalubong sa mga estudyante na pansamantalang naninirahan sa mga tent city at sa mga temporary shelter sa unang araw ng pasukan. Sira-sira na nga mga paaralan, halos wala pang mga guro. Sa Sarimanok, Tent City, naninirahan ang mga residente na inilikas mula sa ground zero ng Bakbakan halos dalawang taon ang nakararaan. Pero ngayong unang araw ng pasukan, sa halip ng mga estudyante, mga libro at iba pang gamit pang eskwela, nadatnan namin ang mga labadang nakasampay at mga nakaparadang sasakyan. Inalis din naman ang mga ito ng mga nakatira sa lugar kalaunan. Nagsidatingan ang ilang estudyante pasado alas 7 ng umaga. Ang problema, wala namang guro. At nang dumating na ang ilang mga guro, pasado alas 8, ang mga bata nagsiuwian na pala. Nakatayo ako mismo dito sa paaralan, hindi lang isa, kundi tatlong eskwelahan. Ito ang temporary learning school na itinayo sa loob ng Sarimanok Tent City. Dito pansamantalang inilipat ang tatlong eskwelahan mula sa ground zero. Ayon sa isang purok leader, hiniram lang naman daw nila ang ilang upuan. Yung mga dating dingding naman daw, nabulok na sa ulan. Yung sa mga nawawala dito na upuan, hindi yan na nawala. Nandito lang sa mga tent namin na hiniram ng mga IDPs. Pero sa Ibango Elementary School, hindi lang mga classroom ang nasira. Wala na rin isa man sa mga bagong libro ang mapapakinabangan. Bakit ganito ginagawa? Alam ninyo, kami ang bumibigay dito ng edukasyon. Bakit ninyo ito pinasira? Na wala kaming ano sa inyo, kaya nga pinaapirapan niyo kami. Sisikapin daw ng DepEd na matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante at ng mga pampublikong paaralan sa Marawi. Pagpapaliwanagin din daw ang mga principal hinggil sa mga gurong hindi dumating ngayong araw. Nagpo-provide po yung DepEd ng mga books sa mga supervisors and then dinidistribute na naman po sa mga principal. So hopefully this school year po mabigyan sila ng mga textbooks po na pwedeng gamitin. Sa gitna ng kalunos-lunos sa sitwasyon, porsigido pa rin mag-aral ang grade 2 student na si Ira Ampaso. Kasi type ko po, pangarap ko po magiging nurse. Ang putik. Oo. Ang putik. Ang putik. Ano pa? Pwede na ito pa para matapos na ako ng pag-aral. Ang kalbaryong dulot ng gera, doble hira para sa mga bata, lalo na doon sa mga naulila. Sana na nagligtas ko siya. Pero ito rin daw ang dahilan kung bakit siya at ilang pang naging biktima ng karasan, umaasang mababago rin ang kanilang kapalaran. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi lalo na para sa kanilang mga mahal sa buhay. Para mabot ko yung pangarap. Ano ba ang pangarap? Engineer. Para matulungan ko yung nanay ko. Gumuho man ang mga eskwelahan, nawasak man ang kanilang mga bahay at kabuhayan, namatayan man ang ilan sa kanila, tuloy lang ang buhay, tuloy ang pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Mike, alam mo, halos maghapon tayo nakaranas ng pag-uulan dito sa Marawi City. At sa mga oras na ito, muli na namang umaambon. Alam mo, ang manganganitong klaseng panahon ang talaga namang dagdag kalbaryo sa mga estudyante at mga guro na rin. Dahil hindi lamang ang blackboard ang nababasa, kundi pati na rin sila. Mike. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.